Sa kada flower po na yan, may mga nodes po yan. Even dito po sa pinakaumpisa ng ano. Punong pinakamatandang stalk ng ating orchid, ay meron na pong naibigay na ganito. Bali na, ayan. So makikita nyo, meron na po siyang mga bagong. Hello, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about figure orchid or yung sanggumay na tinatawag po dito sa atin sa Pilipinas. Bale, before anything else, syempre, thank you po muna ulit sa inyo, sa mga viewers namin and subscribers, sa pag-follow at pag-suporta. Doon po sa mga bago, sana po magustuhan nyo yung mga videos namin at saka yung mga content namin. Please don't forget to like and subscribe na rin po. At yung notification bell, paki-turn on yun na po para kayo ay ma-notify kapag may mga bago kaming i-upload or bagong upload na video. Okay, sige po, proceed na po tayo sa ating topic for today. Ito po yung ating orchid. Bale, naka-attach po siya sa isang branch. Ayan, pinutol na po namin yung branch actually. Ayan, naka-attach po siya dyan. Actually, ito po ay ano... kung natatandaan nyo yung long gun tree namin, doon po siya naka-attach sa puno na yon. But since namatay po yung puno, wala po kaming option kundi putuli na po yung sanga at i-restore na po itong kapitan niya para hindi na po magalaw yung ugat. Then ihahang na lang namin sa isang side ng ano ng fence namin para po maganda. Ayan. For the meantime, inilagay ko po muna siya dito para po sa aking vlog nga para may pakita ko sa inyo ng ayos, ng mas malapit. So, eto na po yung pinaka-puno niya na nakakapit yung mga ugat sa sanga. Puno, ayan. Lumilitaw na po ilan na siya, maliliit pa. Pero by next year, ito na po sila ang magiging ganito. Sila na po yung magmamature na gaya po nitong mga matured na stock na to. Ayan. At sila po ang magbeber ng bulaklak. Ayan. So, ganun po lang ang magiging life cycle niya. From baby plant, magmamature, and then magbeber po ng bulaklak na napakabango po talaga ng bulaklak niya. But then, syempre, ang importante sa lahat is not just yung flower. Syempre, concerned din tayo kung paano siya napapadami. And then, ipakita ko po sa inyo ngayon kung yung isang way na pwede siyang paramihin. Ayan. Ito yung pinakamatanda niyang stock. Ayan, meron na po siyang ganito. Ayan, teka, hindi ko makita. So, yung dulo po, provide naman po siya ng baby orchid dito sa dulo. Ayan, at ganyan po marami na ang ugat. Ano po yan, stable na at pwede na po siyang ikat. At pwede na ilagay sa mga cocoa fiber or kaya sa charcoal. O pwede din yung lagayan ng mga fern. Meron din pong ibang way. Diba nasabi ko sa inyo kanina na ito pwede nating putulin. Oh, actually pwede na po siya. Actual ko na po naputol. Ayan. Pwede na po siyang putulin diyan. And then itatanim na lang po sa pot with charcoal and cocoa fiber. Ayan. Pwede rin naman po sa lupa. Kasi ito napaka-stable na po ng mga ugat niya kasi ang hahaba na. Then another. Ayan. So, dito po sa mga tangkay na ito, ayan, yung mga tangkay na yan, lalo pa po pag tapos na yung flowering season, ano po yan, it's either mamamatay na lang po yung masyadong matatanda, mamamatay na lang po or matutuyo po yung pinakapuno niya. At meron naman, magbibigay din po yung sanga ng ganito. Makikita nyo po, ayan, i-close up natin. So, makikita nyo po yung mga parang buko na yan, parang division ng kanyang
kanyang stock. Bali dito po nagkakaroon ng pagsibol noong mga baby na orchid, or since hindi naman po lahat siya ay sisibulan ng ganito, pwede po natin siyang ikat. Ayan, kada node po pwede, pero for the safest length ng pagkakat, pwede na po yung 4 inches. 2 inches may do, but 4 inches is the safest para po sa pagpo-propagate natin ng bagong orchid. Ayan. So, to ako napansin niyo po ito. Masyado po kasing mahaba yung ano. Ayan, naputol po siya, oh. Napansin niyo putol, pero hindi pa po siya totally putol kasi fibrous po itong ano, stock nito, matibay. Ayan, so may link pa po siya na yung ilang fiber hindi pa po nakakat, kaya in full bloom pa po yung ating orchid. Thank you na lang kasi hindi po masasayang, at maaamoy pa natin yung bango ng ano, na bulaklak ng orchid. Eto pag namulaklak po siya, ano siya, talagang pagkagabi at saka doon sa umaga, siguro kasi pagka nagkakaroon ng moisture, ano, na napakabango po siya, doon po siya nag-i-emit ng ano, ng perfume scent niya talaga. Ayan. Okay, sample na po tayo dito sa walang flower na stock niya. Ayan, yung luma, yung pinaka-old. But since parang tuyo na, pero sariwa pa po yan. So, putol po tayo. Ayan, putulin na po natin siya dyan. Taas. And then, nasa na yung isang tuyo. Piliin na lang po natin yung pinakamatatandang stock kasi yun po ay talagang matutuyo na. Yung po medyo sariwa pa, ayan. Pwede po yung ano, mamulaklak pa ulit next year. Pero itong mga ganito, ano na po siya, matutuyo na po siya or magbe-burn na ng baby orchid. So, putulin na lang po natin yung mga luma na. Ayan. So, ito ay pwede pa. Okay. Anyway, kapag pinutol naman po natin to, ang purpose po natin is para hindi po siya matuyo, ipopropagate po natin. Anyway, kung mag-worry kayo na baka by next year wala na kayong flower, ayan pa po naman yung mga magiging stock uli. O, kumbaga, hahaba rin po yan ang gaya nito, at siya naman po yung magbibigay ng flower by next year. Okay, so paano ang gagawin? Ayan, bale, ganito po, ikakat lang natin siya ng ganito. So, mga 4 inches po. Ayan. Ikat natin siya ng ganyan. Ayan, pwede po siyang putulin ng ganitong, kasi ito, almost 4 inches yan. 2 inches pwede rin po, but for me, since marami naman po tayong source ng ipopropagate, okay na po ako, safe na po ako sa 4 inches. Ayan. And anyway, kung hindi man natin siya putulin, every node po is capable of bringing baby orchid. So, kung ito ilalagay natin or itatanim natin or hahayaan natin tumubo, possibly makapag-produce po ito ng isa, dalawa, tatlo, apat pa din. Kahit natin i-kakat ng maliit kung pwede naman siya na mahaba. So, yan. Pwede natin po siya itanim ng ganito. Not exactly itanim. I-propagate ng ganito. Bali, ito po ay garden soil with rice hull po. Dito po natin ipopropagate yung ating orchid. So, bali, ilalagay lang po natin siya as simple as nakaganyan lang po siya.
Ayan, hindi natin isasaksak sa lupa, pero nakahiga lang po siyang ganyan. Ayan. From time to time, hindi naman po siya kailangang laging basa, pero bibigyan din po natin siya lagi ng moisture para ma-aid po yung pagtubo ng ating mga bagong orchid. Ayan. So, ayan. Bali, ganyan lang po. And then, ire-rest na lang po natin. Ihahang na lang po natin sa ilalim ng puno kung saan nakaka-receive siya ng enough sunlight. Then, from time to time, titingnan natin kung kailangan na natin siyang bigyan ng konting tubig. Huwag lang po siyang matutuyo kasi matutuyo naman po yung ating stock. Kailangan din po siya, kailangan din po niya ng kaunting moisture from time to time. Okay. Then, hindi po siyang ilagay din lang ng ganyan without soil. Kasi, alam naman natin na ang orchid ay nakaka-receive naman po yan ng moisture sa hangin. So, kahit po siya ay nakaganito lang, capable po siya na mabuhay. Ayan, isabit lang po natin siya doon sa mga net niya para po siya ay hindi lumusot doon sa ano, hindi malaglag. Or kung meron po kayong net na may flat surface, pwede naman po yun. Mas much better. Pero since ako po, marami po kasi akong ganito yung pinaglagyan ng mga hanging plants ko dati na nag-mature. So tinanggal ko na. So marami po akong ganito. Pwede naman po siyang gawing ganito. So ito na lang ang aking ginamit. So ito na po, yari na po or na-prepare ko na po yung ating ipopropagate na sanggumay orchid. So you can do both. Pwede po itong soilless, naka-air lang, and then pwede naman po itong isa yung may soil. And then naka-ano lang siya, hindi siya actually nakatanim pero nakahiga lang siya. Inilay ko lang po siya doon sa soil and then ihahang na po natin. Okay. And so, eto na po siya sa place kung saan napili ko siyang ilagay. Ano po to? Nasa ilalim ng aming nipa. Ayan, so malamig yung temperature and at the same time, nakaka-receive naman po siya ng morning sunlight. From time to time, bibisitahin ko po ito at isi-share o ibabahagi ko sa inyo yung mga development sa kanya, lalo pa kapag meron na po siyang sign of life and baby orchid especially. Okay. Okay, so yan na lang po for today. And sana po nagustuhan nyo yung short video ko about this orchid. Ayan, na napakaganda po. At in full bloom na po siya. Ang ganda ng color at napakabango po. Okay, sige po, yan na lang po. Please don't forget to like and subscribe. Sige po. Thank you. Bye-bye.